Bagong-bago pa. Honda Beat FI. Yun, papacheck yung silencer at ipapacheck na daw yung CVT. Dahil meron daw siyang unusual sound na naririnig kapag pina-start niya. Hindi totoo yan. Pero yung, ito yung physical checking. Sa assessment natin, sa physical checking natin, wala naman tayong narinig. Pero papalinis niya rin daw. Yan guys, oh. Normal naman yung sounds niya. Ayan. Wala naman tayong narinig na papalitan muna natin ng tatanggalin muna natin yung langis. Ito guys, sa mga bago, sa mga may Honda Beat, ayan, ito 12mm yung bolt nyan. Ayan, yung drain plug ng oil. Ayan, yung mga bago pa lang sa Honda Beat. First time magka Honda Beat, magkaroon ng Honda Beat. Ayan, sa mga gusto na matutong mag change oil ng sarili, DIY, ito. Sakit ang gagamitin nyo guys kapag magbabaklas tayo ng 12mm bolt. Yan. Yan lang. Huwag kayo iyak! Then ito yung CVT, yung panggilid. Bagong-bago pa. Nakikita nyo naman yung ano, madumi lang siya. Tatanggalin natin yung dalawang bolt dyan. Isang 22mm at isang 19mm na sakit. Ganito lang guys, pagbabaklasin nyo yung gilid. Dapat meron kayong white tool siya. Tapos power handle. Yan, mapipersa nyo na matanggal yan. Ang cost nito guys, kapag ka na ganyan na madumi, eh, nagko-cost din siya ng low power. Yan, yung kanyang drive pace. Wala namang kakaiba. Wala namang unusual. May washer yan dyan. So, sabi nung may-ari, meron daw maingay, may naririnig daw siya. Kaya tatanggalin na natin at dilinisan na rin, pinapalinisan na rin. Ayan, ganyan lang din sa clutch housing. Yan sa lining, ganyan lang din ang pagtatanggal. White tools lang din gagamitin natin. Ayan. Kapag marumi ito guys, nagkukos siya ng low power. Isa siya sa mga dahilan ng low power. Humihinay hatak dahil mayroong dumi. Sumisingit dyan sa lining. Yan yung lining niya. Okay naman, wala naman tayong ibang napapansin. Nakakaiba. At yung kanyang pulley. Yan, kita nyo naman, bagong-bago pang kintab pa. December lang yata ito nakuha, sabi nung may-ari. Ayan. Okay pa itong mga bola. Itong mga roller weight nya. Ayan. Lilinisin na natin ito. Ang panglinis lang dito ay gasolina, pwede na. Importante matanggal yung mga dumi. Ayan yung air cleaner, ito. Ayan, bago pa. Hahanginan lang natin. Okay pa naman. Pati ito yan, lilinisan natin yan. Ayan o, wala naman siyang ingay doon sa may transmission. Ayan yung transmission niya. Pati check natin yung needle bearing, yung torque drive bearing. Ayan, wala naman siya. Wala naman kakaiba sa kanya. Kaya, ayan, okay naman siya o. Ayan, linis lang, linisan lang natin. Ayan, malinis na. Ganyan lang guys. Kapag marumi itong CVT natin, ayan, isa sa mga ano nyan ay low power. Ayan. Ito, liliyahin natin ng konti ito. Ito medyo nagiging brown na siya. Kumikintab na dapat yan eh. Matanggal yung kulay brown para yung friction, yung kapit, mas makapit.
mas malakas, mas kapit na kapit. Yan, nilinis na rin natin yung yan yung loob ng CVT. Then itong crankcase, yan. Okay na, malinis na. Pati itong cover ng air filter. Air filter, kapag madumi yan, isa rin yan sa cost ng low power. Ito lang yung napansin natin dito na yung dalawa okay pa. Yung isa, medyo lumuluwag na siya ng konti. Dapat yan fit siya. Hindi siya madaling matanggal. Ayan, ayan medyo, ayan, madali lang siya. Ayan. Kaya yun ang sinabi natin sa may-ari na kailangan ring palitan. Kasi pag maluwag yan, nagkakaproblema tayo dyan minsan. Hindi totoo yan. Dyan, okay pa yan. Bago-bago pa nga. Ayan. Walang damage. Intak na intak pa. Ito, babalik na natin yung panggilid niya. Gagrasahan lang natin yan. Yung needle, yung torque drive bearing. Nalagay natin yung belt. Then, ito yung pulley. Yun lang yung napansin natin, yung slider piece niya, yung isang piraso, medyo maluwag na siya. Wala namang iba. Yan. Lalagyan nyo lang ng konting oil, guys, dyan sa may... Yan, yung sa may pulley na yan, yung nakikita nyo na bushing dyan, sa gitna. Sa gitna nyo lalagyan ng oil. Yan, dyan sa may pagitan ng pulley at ng bushing dyan. Yan, lalangisan nyo yan dyan sa loob. Para smooth yung hatak. Takbo. Mas magaan. Ayan, ilalagay na natin yung belt. Ayan o. Lilihain natin ng konti yan guys. Para mas, ayan, mas kumapit siya sa may clutch bell. Mas maganda yung kapit. Balik na natin drive pace. Meron niyang washer sa unahan. Ito. Ito guys, ilalapat niya yung drive piece na yan. Hahatakin niya yung belt. Ito. Yan. Tapos i-check niyo kung nakasagad na yung pulley. Para pag sinalpak natin yung pinion gear. Yan, check niyo kung nakasagad na siya. May makita niyo naman sa gilid dyan. Basta nakasagad na siya sa bushing. Yung sa center na ang center bushing niyan. Ayan o. Pag sumag, eh, lumuluwag kasi yan. Bago natin ilalagay yung cup ng pinion gear. Ayan. Ayan guys. Kasi minsan hinigpitan na hindi pa nakalapat ng maayos. Kaya ang gagawin natin, ilalapat muna natin bago natin hihigpitan yung iba. Yung iba kasi may nangyayari na nalulost thread. Yung pinaka thread nung crankshaft. Ito yung pinion gear. Ito yung pinion gear cap yan. Yan, ilalapat natin para sumakto siya pumasok. Hindi totoo yan. Bago natin tornilyuhan, washer bago yung tornilyo. Yung yan yung 22mm bolt. Yung lapat, tumapat talaga yung ngipin niya doon sa may cap yung pinion gear cap. Para pagkahigpit, nakalapat na siya ng maayos. Basta ilapat lang natin ng maayos yung mga ngipin niya na hindi ma-damage yung crankshaft. Ayan guys, malinis na. Ayan na, pwede na natin higpitan yan. Same lang din yung paghihigpit. Ayan na, lumapat na siya guys. Yan yung pinion gear cap. Nakatama talaga yung ngipin niya doon sa may crankshaft. Yan, higpitan na natin. Ganun lang din yung pag-iigpit. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa.
pindutin, pindutin nyo na rin yung notification bell para makatanggap kayo ng mga ma-notify kayo. Ayan, ganyan lang paghigpit guys. Ganun lang din kung paano yung pagtanggal, ganun lang din paghigpit. Ayan, higpit na. Regular din tayo magpapa-CVT cleaning para yung power ng motor, yung lakas niya ay ma-maintain. Ayan, okay na. Siya. Balik na natin yung crankcase. Ganun lang guys yung paglilinis natin. Then check na rin natin yung kanyang yung value ng kanyang parameter. Check natin kung nakatama siya. Sa idle muna tayo titingin. Yan. Idle speed in neutral. 17 plus minus 100. Ayan. Normal operating procedure. Normal temperature. Normal operating temperature 'yon. Dapat yung tamang init. Ayan, ayan yung makukuha nating value. 17 plus minus 100. Makukuha nating value sa ito sa parameter niya. Reset. Importante na nare-reset din ang motor para parang nare-refresh din yung ECU. Ayan. Honda Beat. Tapos dyan. Check natin kung may error. Wala, pero wala naman to. Bago naman. Pero check na rin natin. Ayan guys. Wala. Ayan. Sa view parameter tayo. Ito guys, dahil bago pa to, yan, hindi naman talaga ako expert sa ganito. Pero ito yung value ng mga bagong motor. Kaya makikita natin yung engine speed. Yan, naka-auto choke pa siya pagka mataas. Naka-auto choke. Bababa siya pagka yan, 1718. Yung injector. Timing advance. Per ratio medyo mababa pa, medyo painitin pa natin. Long term fuel, short term fuel, yan yung mga makikita natin dito. 38 degrees pa lang siya. Hintayin natin tumaas. Pagka tumaas na siya, doon natin makikita yung tamang value. Tumataas siya. Ayan yung normal niya. Pag uminit na siya, bumabalik na siya sa normal. Ayan. AFR ratio 14, 15. Ayan. Yung engine speed, normal na siya. Injector, 2.3, 2.4. Yan. Short-term fuel. Short-term fuel. Long-term fuel. Ayan yung value niya. Yung original na value niya. Yung pinaka tamang value niya. Ayan yung nakikita natin. Marami na tayo nakikita ganito na ganito yung tamang value. Ayan. Ibig sabihin, normal operating ang ating ECU. Ayan. Kaya importante rin, minsan nare-reset din niya. Yung timing advance, 11.0. AFR ratio, injector, short term fuel. Ito may na-monitor to yung short term fuel. Yun guys, maraming salamat sa inyong panonood at
sana ay nakadagdag kaalaman sa inyo to. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Ingat sa pagkalikot at God bless sa inyong lahat.